Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde. At syempre po sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila sa Elizalde Broadcasting. Ngayong hapon, tayo po ay nagkapalad na magkaroon ng isang panauhin na talaga namang makatutulong po sa ating sambayanang mga Pilipino, lalo na po yung mga nagtatrabaho po sa overseas. Walang iba po kundi si Attorney Roy M. Senyeres. Subalit, bago po yan, gusto ko pong ipakilala siya. Isa po siyang lawyer, advocates for labor protections and human rights, president and CEO of OFW Family Club, attorney at law at private practice, president of OFW Family Party List at House of Representatives of the Philippines since January 18, 2019 to present, and legal advisor of Department of Migrant Workers. Welcome po, Attorney Roy M. Senyeres Jr., sir. Welcome po. Ay, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Mel Elizalde, at sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay sa inyong programang Kadiskarte. Maraming salamat po for having me over, ma'am. The honor is ours, sir. Opo. Sir, marami po kayong gustong i-share sa ating mga kababayan, di po ba? Tungkol sa ating mga OFW sa sa ibang bansa. Sige po, sir. Ano po ating pag-usapan? Opo. Una sa lahat, salamat po ulit, ma'am, sa inyong mainit na introduction sa ating regarding our humble background and position now as a servant and lawyer sa private practice. Ito pong ating tinututukan ngayon, at muli po ako nagpapasalamat at nabigyan po tayo ng pagkakataon na i-voice out po ito sa inyong programa. Ito po ay tungkol sa sitwasyon ng ating mga overseas Filipino workers na nagtrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia. Particular na po, ma'am, yung mga claimants na nagtrabaho sa kumpanya na ang pangalan ay Saudi OJ. Saudi Alger Company. Opo. So ito po yung ating isa po sa tinututukan po natin sa kasalukuyan. Tayo po ay tumatayong bilang legal advisor ng grupong ito. Ito pong grupong ito, ma'am, malaki po itong sila. Mm-hmm. Malaki po ang bilang nila. According po sa mga records ng kanilang kaso meaning to say, meron na pong itong formal na kaso na i-finile doon sa Saudi Arabia, particular na po sa commercial court, kung saan ang pinaka-trust nito ay nais po nila matanggap at makuha na yung kanilang money claims against doon sa kanilang kumpanya, itong Saudi OJ. At ang rason po dito, ma'am, is sa kanilang claims ay sila po ay na-displaced o na-terminate sa kanilang trabaho noong 2015 to 2016. At ang rason po dito is nag-suffer ng bankruptcy yung kumpanya nila. Kaya napilitan po dahil dito sila ay naitanggal o na-displaced. At karamihan po sa kanila ay nakauwi na dito sa Pilipinas. So, yun po yung background. So, balik po tayo doon sa bilang ng mga claimants. Kaya po napaka-significant nito at malaking bagay po ito
kasi po yung bilang ng mga claimants, yung mga ating manggagawang Pilipino na nagtrabaho doon, ayon po sa na-publish na numero at ganoon na rin po na nanggaling din mismo sa Kingdom of Saudi Arabia mula sa kanilang kumpanya, roughly all, mga nasa 9,000 plus po ang mga Pilipino na nagtrabaho dito na naapektuhan. Although, ang mga opisyalis po natin sa Department of Migrant Workers at sa OWA, pina-finalize pa rin po nila kung ang totoong bilang ay mga nasa 9,000 o baka nasa kalahati lamang or mga nasa roughly over 4,000. Pero sa ating pagsubaybay dito sa kasong ito for so many years, at ang bilang po na mas accurate ay mga nasa mga 9,000, kasi ito rin po yung bilang ng mga workers na nag-submit ng kanilang mga pangalan once upon a time or during the past administration dun sa OWA noong humihingi sila ng relief or financial assistance. At dahil ang total bilang naman ng mga workers ayon sa publications and information na put out by the Saudi Arabia websites and ganun din yung korte, reportedly ma'am, ang number of workers na na-displaced dito sa malaking kumpanya na to ay roughly mga nasa 40,000 kasama na yung mga ibang lahi. 40,000, sir. Ang dami. Opo, no? Oh, madami talaga. Kaya nagpahayag na yung commercial court, yung judge doon, na ang kanilang latest order ay base dito sa liquidation and bankruptcy proceedings ay tila unahin muna ng unahin muna po ng korte ay ng mga defendants to the case, yung kumpanya, na bayaran o isatisfy yung mga claims ng laborers. So ngayon po, nabanggit natin liquidation yan, ongoing po yan, kaya yung sang-ayon sa utos ng korte, inaayos na po ng Saudi OJ ang kanilang pag-identify ng mga claimants sa pamamagitan ng isang link o website na kanilang inilabas para makapag-register ang mga nasabing claimants. So, yun po yung bilang nila at yun po yung sitwasyon natin ngayon. Nasa registration process na po yung mga claimants. Notwithstanding, meron pa pong iba't ibang mga pagsubok at mga problema or setbacks na nadadaanan ngayon. Kaya tuloy po yung tutok natin at ang ating mga panawagan, ika nga, sa DMW. Eh sir, ano po ba yung procedures ng or requirements na yung mga magpapile po ng mga yun, ng mga claimants po? Paano po sila? Kasi saan po manggagaling yung master list po ng mga claimants na ika nga ho, kasi nabasa rin po natin yan na nag-create sila ng ano, ang Saudi, ang kumpanya ng parang sistema nila, hindi po ba? Pero hindi po makapasok yung ibang claimants sa kanilang system. Paano po sir ang requirements? Oh, tama po yan ma'am. Opo. Pagdating po sa requirements, galing po mismo sa liquidation board ng Saudi OJ. Ito po yung mga defendants to the case na may obligasyon na magbayad. Ang ginawa po nila, tulad ng na-mention natin kanina, usapan po natin, ang latest po na ginawa nila ay gumawa ng isang website or platform na maaari pong ma-access ng mga workers. At naka-design itong website na to specifically para po sa Saudi OJ Filipino workers. Para po sila ay ma-access ito, mag-online, at ma-submit yung mga items na inilatag nila doon tulad ng kanilang mga pangalan, kanilang mga employment information, yung kanilang may claim number, kung sila ay nakapag-claim na noong dati. So ito po yung mga requirements. But ngayon, as we speak, marami pong hindi pa rin nakakapasok at hindi na-accomplish yung requirements na to. Gawa po na kulang sila sa informasyon at for one reason or another, because of certain technicalities or lack of information na wala naman sa kanila, hindi sila successful sa pagpasok. So yun po talaga ang problema.
nagbibigay ng problema po sa kanya. Kaya nga po sir, yung mga claimants po natin, mga manggagawa ron, karamihan po sa kanila ay nagpa-file naman sa kanilang sistema, subalit hindi po sila makasagot. Wala silang sagot na natatanggap. At di umano, nabasa rin po natin at sang-ayon po sa inyo rin na merong tinatawag na ano ho yun, yun po bang, meron po ba ang filing nila ay merong certain date na dapat na sila ay makapag-file? O may extension pa yan? At nakita po natin na napaka-iksi mo ng kanilang filing dates hanggang sa matapos, di po ba? Yes, ma'am. Meron po. Yun po. Yun po yung napakagandang puntos po yan. Yan po yung isa sa pang talaga pong nagbigay ng alala sa kanila dahil po dyan sa deadline na yan. Yung deadline po na yan, yan po ay pahayag ng kumpanya para po sila ay makapag-register. Originally, earlier yan ng lumipas na po yan earlier in the month of January at dahil po sa request ng mga claimants sa kay Secretary Office sa DMW nagawa naman po ng paraan sa pamamagitan ng apila o request ng mga opisyal sa DMW na ma-extend po ito so na-extend po ito hanggang January 31 so kahapon na po yon actually kasi February 1 na ngayon. So kahapon po ma'am, muli pong anong before ng 31 at Monday this week to be exact. Pumunta po uli yung mga leaders ng grupo sa DMW at nakipagpulong po kay Undersecretary PY Kaunan at ang report po tungkol diyan sa deadline na-extend naman po muli. Hanggang kailan po yan sir? Hindi pa po na hindi wala pa po akong clear information kung hanggang kailan po but meron na pong so far as yung extension again is concerned ito po ay nag-grant naman at so ongoing po yung kanilang attempt na ma-accomplish ito dahil nga po sa extension na pinayagan muli. Ayun po sir, meron po tayong katanungan dito, sinasabi po ba yung po bang original list ng OWA, na-amiendahan po ba yun, sir? Opo, sa aking, sa ating, sa panawagan po ng grupo, nirekomenda po nila kay Secretary Ople na itong original list, itong listahan ng OWA na itinuturing na master list, kasi nga po, lahat po, karamihan ng mga workers ay naibigay na, na-turnover yung kanila yung mga impormasyon at iba pang mga detalye sa OWA dahil po nung time na sila ay binigyan ng financial relief ng nasabing ahensya. So ang na-record po ng OWA, mahigit po po lang mga 9,000 reportedly. Kaya ito po yung nire-recommenda rin ng mga workers ngayon na gamitin sana o dalihin sana personal ni Secretary Ople sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia in the near future kasi yun po yung nilalakad nila. So, pero panawagan naman po, on top of that, panawagan din po ng mga claimants na itong list ng OWA, bagamat ito ay master list, i-update pa rin po ito. Kasi po, meron na pong mga sumakabilang buhay, itong mga nakaraan lang. Iyan po. At ngayon, ngayon po ay nire-representa na sila ng kanilang mga wives, yung mga widows o yung iba po mga family members. Kaya minamabuti po or dapat pong, dapat lang po na ma-update pa ito further para lang po madala ito personal ni Secretary Ople as per yung panawagan ng grupo. Meron pong issue dyan ma'am, dyan ano sa request ng grupo. Kasi po ayon po sa huling pahayag ng DMW talaga pong sinasabi nila na mag-best efforts talaga yung mga claimants na mag-register kahit na ba may mga setbacks o may mga na-experience sila na nahihirapan po sila. So yun po talaga yung sinasabi na kasi yan yung nakalatag na sistema so yun ang dapat gawin. Tungkol po sa suggestion na magdala sana ng master list, gusto lang po natin i-clarify sa lahat ng mga sumusubaybay kung bakit panawagan ito. Ito po ang master list o yung updated list na hinihiling ng grupo na dalihin po ni Secretary Ople. Ay ito niya. Po ay this is not for the purpose of
encompassing or substituting yung pinaka original na proseso, which is mag-register sila sa website, but rather to help the administrators or the people behind the website in the dun sa panig ng Saudi OJ para po pagdating para po matulungan sila diyan sa verification at confirmation ng identification ng claimants. Kasi kung sakasakali na hindi po nila ma-compile lahat o hindi makapag-submit lahat ng kanilang mga impormasyon, at least no less than our secretary, meron pakiusap sa kanila na meron kaming dalang listahan dito para lang siguraduhin na walang naiiwan na sa ating mga claimants. So yun po yung pinaka-rationally or purpose noon, not to make life hard for our government, but rather to help expedite and leave no stones unturned, ika nga, sa ultimong hangad natin lahat na maisali sila sa listahan, and consequently, or ang end goal dyan is mabigay yung mga nararapat sa kanila na kanilang pinaghirapan ng mga claims. Ayun po, sir. Meron pa ho dito ang sinasabi na yung daw pong original list ng OWA, yun nga po, na-amiendahan na ba? Sinabi niyo po kanina, na-amiendahan. No po? Pero ang sinasabi po ng mga claimants, pwede rin po bang isubmit via email ang kanila pong mga application, sir? Yes, actually meron pong email na inilabas diyan sa website na 'yon para po doon sa mga hindi nakapag-submit ng kanilang mga information, particular na yung claim number and other similar information, pieces of information. Sila po ay maaaring mag-email doon sa isang email na sinabi sa claims that Saudi Ogre na email. However, sila po ay nababahala kasi email sila ng email dito sa email address ito, pero wala naman po nagre-reply. Kaya nga po, walang sagot. Walang sagot. Kaya dahil sa mga no reply, at wala po mga sagot yung mga nandiyan na nag-administer ng website, tuloy hindi po natin maiwasan na sila ay mag-worry na baka hindi sila maisali doon sa listahan. Sila naman po ay lehitimong nagtrabaho dyan sa Saudi OJ, at nagbigay ng kanilang tugo at pawis for so many years. Nababahala lang sila baka po sila hindi may sali dyan. So, kasi walang reply. Kaya nga po balik tayo sa suhestyo ng grupo na sana meron pang extra step o gesture ang ating mahal na secretary, Honorable Secretary Susan Ople, na kapag punta niya doon, meron din siya mga baon na updated list para po dun po sa patungo sa direction na ma-identify na ang kabuuan ng mga workers at kanilang mga pangalan at yung mga information nila. So yun po yung sana na gawin ng ating DMW na ma'am, salamat sa inyong pag-invite sa amin kasi wala pa po kaming nakukuhang reply diyan sa DMW patungkol dito. Kaya sana kung nakikinig sila sa diskarte, ito na po yung panahon na sabihin, ini-explain ko na talaga ng maigi kung ano po yung reason dito. Di naman po namin pinahihirapan ang buhay ninyo, Madam Ople, but rather, we just want na matulungan itong mga workers, at least maramdaman nila from our part dito sa Philippine government na seryoso tayo na gawin ang ating kakayahan na walang maiiwan dito sa claims. Sir, sa sinasabi po ninyo talaga, alam po namin kung gaano kayo kaseryoso. At yung pong mga natulungan nyo ng mga claimants, and dito po, nabasa ko lahat. Gusto ko sana pong basahin, with your permission, na sila po ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Pwede ko po bang basahin, sir? Yung mga Pilipinong natulungan nyo? Oo, ang sabi po, go ahead, madam. Ang sabi po dito ni Rosalie Glenn, Saulo Agabal, Mikay Eli Mikael Balmonte Goson, Rosita Consuelo, Ina Grace Amores Chavez, Alexis Ordonez, Rolly Pellegrino. Marami ho sinasabi nila, napakaraming salamat daw po sa inyo, napakadakila nyo, sir, dahil sila po ay talagang, ika nga po, ay napabigyan dito sa kanilang mga claims. At kung hindi po dahil sa inyong pagmamalasakit, ewan ho nila kung paano yun, kung paano sila
makaka-claims niyan. Talaga namang mahirap po. Siyempre, pag natapos na yung trabaho na, alam nyo naman, nagbigay na ng bankruptcy. Ang Ogi Limited ho ba yun? Ano yung pangalan ng ano ng kumpanya? Opo, yan. Nag-ano na sila ng bankruptcy nila nung pang ano ho, Saudi Ogre Limited Company, construction company pala po ito, sir, ano? At napakadaming Pilipino. Nakita ko po ang mga pasasalamat ng ating mga manggagawang Pilipino inyong natulungan doon, sir. At ito po. Ang at ating po nga thank you, ma'am, at sa lahat po ng nagbigay ng tiwala sa atin, tayo po ay taus-pusan na papasalamat. Tayo lamang po ay gusto lang po natin makita yung end goal nito na matanggap na po nila yung kanilang mga claims. Kasi po, just to share with you all, karamihan po sa kanila, ma'am, ay mga nasa 20 to 25 years po. Buong buhay nila. Kaya nga po, ang tagal. Diyan nagtrabaho. Mm-hmm. Isa pong kababayan natin na nagtrabaho diyan bilang engineer, isa pong mga tumatayong leader. Mm-hmm. Sabi, ang kwento niya po sa akin, sabi niya, attorney, napatapos ko yung isa kong anak pero nabitin ako dun sa isa. Pati yung bahay ko sana ay matatapos na. Kaya lang, na-displace ako sa trabaho. Kaya yung aking pinaghirapan dito ng ilang taon, kung nakum sa aking honest computation, kung makuha ko ito, malaking bagay ito sa akin sa kanila ngayon, pamilya. Ganun din yung sitwasyon ng iba po na mga 20 years, 25 years nagtrabaho doon at ngayon may mga edad na at hindi na makahanap ng trabaho because hindi na sila qualified in terms of their age. Kaya gusto po natin sana makita na makuha na po nila ito, itong kanilang claims, lalo na banggitin po natin na no less than His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman ng Kingdom of Saudi Arabia sa kanyang pagpulong o his brief encounter or meeting with His Excellency President Bongbong Marcos, nagpahayag po siya na magbibigay po yung government ng Kingdom of Saudi Arabia ng financial assistance pang dagdag dito sa mga claims nila. So magdadagdag po to the tune of 2 billion riyals Saudi in the Saudi currency. Kaya diyan po talagang umaasa din ang ating mga OFWs, claimants na no less than the Crown Prince ay binigyan ng pansin nito, kaya dapat mabilisan na yung proseso ng kanilang sa pagtanggap ng kanilang claims, kaya po sila ay tuluyan na babahala. At sana po, alam po namin na unawaan to ng DMW, but we feel or the claimants feel that there are more things na magagawa ng DMW para ito ay para makalampag sila o kaya maunawaan nila yung mga sitwasyon at magawa ng paraan sang ayon sa kanilang mga suhestyon. So uulitin, sana po, Secretary Ople, sa inyong pagpunta doon, i-assert na po natin in the most diplomatic way, in the nicest way, na itong mga hindi tayo nakakatulog umano sa gabi dahil marami pa pong mga kababayan natin na nahihirapan mag-register dito at ito po yung kanilang pangalan at kung maaari, pakicheck na lang ninyo dyan sa inyong computer. After all, andyan naman yung records sa opisina ninyo. So, supplement na lang dapat yung pag-register nila sa website. Dapat meron na yung records, tapos isasubmit na nila yan sa gagawin na nila yung proseso na matanggap na nila ito, kontakin yung mga pamilya at yung mga workers at isa-isa nilang ibigay ito. After all, nandiyan naman yung mga records nila sa opisina kasi what's happening right now is sila pa ngayon ang nahihirapan. Parang nagmamakaawa sila para i-prove na sila ay nagtrabaho dyan once upon a time. When in reality, dapat nandyan na yan sa mga drawer nila, yung mga records dyan sa kanilang opisina. Napakalaki at sophisticadong kumpanya pa naman yan. Kaya nga po, sir. Yun po yung mga bagay na sinasabi din po natin na madam, na maging aware yung ating Department of Migrant Workers in so far as suggesting
ways or in asserting the sentiments of our workers para ma-expedite po ito. Suggestion ko lang kay Secretary Ople at saka kay President Bongbong Marcos, total, nag-usap naman kayo ni Crown Prince, Mr. President, kung ma-video call nyo si Crown Prince, I'm sure sasagutin po niya yan. Tapos mautusan nyo yung mga ambassador ninyo dyan sa Saudi Arabia, the highest embassy officials, kasama si Secretary Ople, na mag-gesture doon. For example, na pumunta, bumisita doon sa Saudi OJ Board of Trustees na opisina. At i-request kung meron doon, nagtulungan sila in the most humble manner, tulungan sila to go through the records. Aside from submitting the list, kung bumisita sila doon, magkape muna sila. Tapos kung makita po natin no less than the ambassador or the secretary umupo doon, makiupo doon sa mga board of trustees, liquidation trustees. Tapos personal na tinitingnan yung mga folder para i-match yung listahan. I'm sure na maunawaan nila yan. Makikita nila na seryoso tayo. They will feel the strong signal that we are serious, that these things must be addressed as soon as possible. Sa halip na ngayon, as sinasabi natin, sundan itong proseso ng liquidation board na nahihirapan tayo. Sa totoo lang, within legal contemplation, that is actually something that if I were to be asked sa legal aspect, that actually is something that can possibly be a cause of action for damages, but we don't want to create any hostile atmosphere anymore kasi friendly na ito, but that can be a cause of action for damages kasi pinahihirapan mo, you are creating additional anxiety, moral anxiety, mental anguish, sleepless nights to our workers. Eh, sila na nga ang nadidehado for so many years. Kaya nga po, kaya, sir. Itong mga mensahe na sa ating sinasabi ngayon dito sa inyong programa, sana ito ay subtly through diplomatic platforms through very solemn, friendly, but firm, in a firm manner, masabi itong mga bagay na ito doon sa mga counterparts ni Secretary Ople, ganun din sa mga representante ni Saudi Crown Prince. Kasi po dyan sa diplomatic, ano na po yan, affairs ng pinag-uusapan, we need not always be by the book, by the textbook. Tama po. Diplomacy, we have to also adjust and bend a little bit to the characters of our counterparts and the personalities. Why? Because when we speak of our counterparts in Saudi Arabia, bagamat yung mga batas at mga proseso doon ay codified just like ours, but we have to be mindful of the fact that ang kanilang mga beliefs at kanilang mga direction, it's highly influenced and guided by the Sharia law. And one of the things na inilalatag po dyan sa kanilang kultura at relihiyon ay yung kanilang pagbigay ng respeto sa utos ng kaharian in the person of the king, the crown prince, and the family. Because monarchical po yung setup niyan. Mm-hmm. Kaya kung ma-adapt natin ito in such a way na makausap po sila ng personal at mapaabot sa kanila yung mga bagay na ito na ma-bring up natin na lahat naman ng ating all our creators wouldn't want us to suffer in any way. Yung mga ganung bagay, I'm sure na codification procedures aside, at the end of the day, if the king says issues a royal decree or tinawag niya na yan sa kanyang opisina, something good will happen or something will be expedited. Kaya ito po yung mga bagay na sana magamit ng ating mga opisales ang kanilang or they can add more to their diplomatic trainings. Kaya yun po yung suggestion ko lamang, and I'm not saying this, madam, to stand na alam ko po lahat, sinasabi ko lang ito based on my humble experience being the son of a former diplomat, yes, particularly ambassador.
where my father, kahit memoryado po niya yung Foreign Service Act of 1994, he did not apply this hard and fast. What he did during his tenure was to really be a people person, sa lalo na sa kanyang mga counterparts. People person in the sense na kinakaibigan po talaga niya yan. He tries to win their hearts. Kasi karamihan po ng mga opisyalis natin, limitado yung kanilang mga galaw sa pagpapadala ng mga note verbal o yung mga email at inoobserbahan yung di umano, napakastrikto ng kultura, ng proseso, kaya nag-aantay, nagkakamot ng tiyan dyan hanggat mangyayak-ngyayak na yung pamilya dito. But I will tell you, there are more ways to do this, lalong-lalo na na nasa last stretch na tayo dito sa Saudi OJ case. Kaya sana po nakikinig sila dito. And Secretary Ople, kami po ay hanga sa inyo. Sana po you can take all these suggestions to heart. Kasi po isa lang naman po ang hangad natin, which is makuha na nila yung kanilang pinaghirapan. Sir, dyan po sa mga nakita nating mga claimants na tunay na nahirapan sa kanilang mga claims, hindi po ba? Nakita po natin yung sistema. Doon yung pagbibigay ho nila ng mga dokumento na hindi naman nasasagot, hindi po ba? Siguro sir, yung sistema ho, hindi maganda, hindi po ba sir? Hindi nakakaabot ho yung mga emails nila, walang sagot. Ano ibig sabihin niya? Could it be ho yan ay sinasadya o talagang hindi may diferensya yung sistema or what? Kasi po importante ng atin pong mga workers ay talagang magkaroon po ng monitoring. Hindi po ba sir? Yes. Yan po ang importante po kasi yung pong mga atin, wag naman po magagalit sa atin yung ating mga placement agency dito pagka sila po nagpadala ng mga tao sa labas, hindi na nila po na mo-monitor. Palagay ko po sir, yung ating pong sistema siguro ay mabago na. Ano po, yung monitoring of our workers in abroad. Yan po ang mga gustong mangyari ng mga manggagawa natin. Marami po kasi akong kaibigang mga workers doon . Nasasabi nila na yung mga nangyayari sa kanila ay very late na. Kung hindi talaga yung grabing-grabe yung nangyari, hindi malalaman. Pero marami tayong mga Pilipinong masyadong naduhagi, di ho ba? Yes, actually ito pong napakagandang punto po yan, madam, dyan sa aspeto ng monitoring. Yan yes, po sir. Talaga ang hiling ng ating mga OFWs na exactly maramdaman po nila na sila po ay natutugunan yung kanilang mga problema, pinakikinggan yung kanilang mga hinaing promptly, punctually by the officials concerned, ganun din yung mga ibang stakeholders. Kaya yan po sa ating nakikita, tama po yan, yan po falls under the purview of the monitoring. When it comes to monitoring, ang pinaka nangunguna po dapat dyan ay yung ating kasama ang mga recruitment agencies. Pero ang nangunguna po dyan sa mandato na yan, sa obligasyon na yan ng ating gobyerno. Kaya nga po, meron tayong bagong departamento, yung Department of Migrant Workers. Isa po tayo sa mga mambabatas in the 19th Congress na nagco-author nitong batas na ito, creating the Department of Migrant Workers. Isa po dyan sa gusto nating i-highlight dyan na personal po nating inilatag at ngayon po ay na-incorporate sa batas. Yung legal assistance ay tumaas na po. Ang tawag po nila ngayon dyan is yung Action Fund. Kasi nung dating batas sa Migrant Workers Act, PD 10022, Migrant Workers Act as amended, yung legal assistance o yung LAF, Legal Assistance Fund po, nasa mahigit kumulang 500 million. Kaya ngayon po, itinaas na po yan dito sa bagong batas, creating the department. Kaya yan po ang isang bagay na napaka-importante pagdating po sa mga assistance na kinakailangan natin ng mga OFWs in distress. Assistance, meaning to say legal assistance, kung saan magkakaroon ng kakayahan pa. Dagdag, karagdagang kakayahan ang ating gobyerno na mag-hire ng mga legal retainers para po harapin yung mga issue doon at i-resolve, endeavor best efforts na ma-resolve po yung mga issue doon. And ultimately,
ma-prosecute o mapanagot yung mga erring or abusive employers para po mabalanse yung mga sir, mabalanse ito, marami pong mga effect yan. It will send a strong signal sa host governments, ganun din sa mga employers, na seryoso tayo sa ating mandato to protect our workers. It will indeed reflect that we are doing our jobs to really ensure the protection of our workers. And yung claims nila, kung makuha nila doon bago sila umuwi dito, mas maganda, kasi po yung sistema dito kung saan inahabol yung mga agency pagdating po diyan sa mga ano, sa mga bagay na yon, nakita naman po natin na may mga problema po diyan, kasi ang pinag-uusapan diyan sa paghabol sa agency ay money claims lamang, pero yung mga criminal aspect of the case, yan po, the violation of human rights aspect, pati po yung agency ay naiipit diyan at napagbibintangan. Kaya sa akin nakikita, bagamat hindi naman po sila absolved of any liability, it is fitting na mabalansi po ito and we go after the main culprit, which is the employer. In order to do this, ma'am, balik tayo sa monitoring. Oo, tama po yun, sir. Yan ang number one. Balik tayo. Number one. Opo. So, paano po natin ma-ensure yung monitoring? So, nabanggit ko po yung pagtaas ng pondo dyan. So, pagtaas ng pondo dyan sa Department of Migrant Workers, sana po gawin ng ating mga taga-lingkod dyan, mahal na sekretary at yung mga kongresista na nagmamonitor dyan sa departamento, na dagdagan po ang mga tauhan ng ating mga taga Migrant Workers Overseas Office. Kung maaari po, i-welcome din nila dyan yung local hires, lalo na yung mga matatagal ng OFWs dyan, kasi sila po ang may mga alam po nila yung mga pulso ng mga ibang lahi doon. Exactly, i-connect po natin to sa i-connect po natin to sa binanggit natin kanina, kung saan nakukuha naman ang mga naayos naman ang problema sa pamamagitan ng pakikiusap sa mga ibang lahi, sa mga employer ng tao-tao. Ang problema, kulang tayo sa tao para gawin ito. Kung meron man po tayong tao, sad to say, sila po ay nandun lang sa likod ng kanilang mga lamesa at nagkakamot. Kailangan po natin ng dagdag ng mga welfare officer, administrative officers. Kailangan po natin magdagdag ng ating mga legal retainers dyan. At kailangan din po natin i-orient ang ating mga high officials, consul generals, labor attachés, or migrant workers attachés, and our ambassador, no less than the chief of mission, the ambassador, to act as the surrogate parents of our OFWs. And in so doing, we must require them by virtue of an executive order by the president or a department order, to say the least, or a law coming from the legislative body to require our ambassadors to visit our OFWs in the hospitals, in jails, in deportation centers, and to give them words of comfort dyan sa mga shelters, to improve the shelters, para po maramdaman talaga na mga kababayan natin na we care so much about them, kasi yun naman po ang pinaka highest priority concern natin. At pangalawa, we will send a resounding signal to the host governments that we are serious in our mandate to protect them. Now, pag sinabi po natin, pag nire-require po natin yung ambassadors to be on their toes, figuratively speaking, edi kahit papano or to a large extent, yung ating pong hangad na ma-monitors ang ating mga OFWs, kahit papano ma-accomplish natin yan. Kasi yung no less than the ambassador ay umiikot-ikot sa mga iba't ibang mga ospital. Kung hindi niya kaya because this is so labor intensive and tiring, and that's why we go back to our what we suggested earlier, to hire more manpowers there so that they can be deployed and so that they can make their rounds in the hospitals, in the deportation centers, in the social welfare offices, para po makausap sila doon. At meron silang otoridad para po i-request yung pagka-expedite ng mga kaso doon. So, ito lamang, iilan lang po yan sa ating mga suggestion para po palakasin pa yung monitoring aspect, na hindi lang po ito limitado sa mga ginagawa nila sa kanilang mga computer at nabibigyan ng disciplinary action sa mga agency. We have to also do something out of the box, out of our comfort zones, go out there in the field.
at kausapin talaga yung mga dapat kausapin dyan. Kaibiganin yung mga pulis sa police station at kausapin yung mga taga-immigration na to the point na nagsishare na kayo ng mga WhatsApp para po pag may mga problemang ganyan, eh nadadaan yan sa mga true friendly relations sa halip na pinupukpok talaga natin lahat ng mga local stakeholders natin dito para po ayusin yung problema na kita naman po natin natatagalan at hindi po balanse yung approach. So sa aking nakikita, ilan lang po yan sa sehesyo natin tungkol po dyan sa aspeto na palakasin yung monitoring. Sir, napakagaganda po ng inyong mga suggestion. Pero before that, sir, I want to, may I interrupt you? Kasi po, gusto kong basahin ang isa rito pong listener natin o viewers. Napakaganda po ng sinabi sa inyo. Anong sabi ho? Wow, it's a privilege to be watching and listening to the handsome and action man in protecting our OFWs. We need people like him, especially this time. Attorney RJ Senyeres is also like his dad, who was protector of our laborers here and overseas. Thank you in advance, sir, in all your efforts to help our overseas workers. From Erlinda Alejandro Soreda. Sir, sinusubaybayan kayo. Marami po kayo tagahanga. Opo. Thank you po, Ma'am Erlinda, sa inyong comforting and supportive words. Mabuhay po kayo. Sending you my best wishes. Yan po. Meron din po tayong Mr. Ferd Sab is watching from Saudi Arabia to, sir. He's a friend of ours. No? At saka si Josephine Agapito is also watching. Alam niyo po, sir, inaabangan po ng mga OFW natin yung inyo pong magagandang panukala na yan. Lalo na po sa sistema na magmo-monitor sa ating pong mga OFW sa ibang bansa. Sana po ay sa lalong madaling panahon para yung ang pagdurusa po ng ating mga workers doon ay magkaroon naman po ng katarungan, no? Eh kasi minsan no natapos na yung masamang nangyari. Buwan na nilipas eh, tsaka palang hunalaman dito. Kahit na po yung mga nagpadala sa kanilang agency, hindi man lang alam. Ano yun, sir? Ano po ang proteksyon? Oo nga po, tama po kayo. Yung dapat pong trabahuhin ng ating mga embahada, mga polo officials or migrant workers offices, lahat po ito ini-expect sa isang private recruitment agency tsaka sa foreign recruitment agency. Kaya po, to be technically speaking, pag sila po ay nag-impose na po kayo ng disciplinary action sa kanila, meron, technically speaking, meron pong mga circumstances mga eventualities kung saan hindi pa rin po mapapauwi yung mga workers for one reason or another, tulad ng napaka-hostile o hindi nagko-cooperate yung employer, kinukulong sa kwarto, hindi po ma-effect yung rescue kahit na po ba ito ang hinihiling ng mga foreign and private recruitment agencies o nasa hospital po yan for a particular, because of a particular sickness. Kaya po, babalik po tayo sa pinaka-frontliners natin dyan, which is yung ating mga taga-gobyerno, not to be on their toes 24/7 pagdating sa monitoring and po, extending dapat assistance. So, kulang po sila sa tauhan. Kaya Pangulong Marcos, yung DMW, mga kongresista natin dyan sa Senado, Secretary Ople, dagdagan niyo po yung mga tauhan. So, tinaasan niyo na yung budget ngayon, sabihin niyo po dyan, nadagdagan yung tao. Yung mga local high school, magagaling yan. Yung mga nagva-vlog dyan sa Saudi Arabia, tsaka sa UAE, nagkakawang gawa ng mga advocates, okay. Yan po ang mga hasa na. Sila po ang kakausap sa mga police station. You just have to give them authority. You give them the ID and the authority to represent the Philippine government. You hire them, and I'm sure they can speak the languages fluently. So, tama po, dahil matagal po, na sila ron. Sa halip na lahat na lang, katambak-tambak na mga warning at mga tawag dito, mga accountability sa agency dito, sa Foreign Recruitment Agency, pero hindi pa rin mapauwi. Something is wrong. At saka bakit nililipat pa sila, sir, ng employer? Bakit?
Okay. Yung nililipat po ng employer, there is one huge problem na kailangan natin tutukan. Pag sinabi po natin, hindi lang po Pilipinas, isama na po natin yung mga iba pa, mga labor exporting countries, Pakistan, India, Nepal, Utopia, at lahat po ng mga iba pa mga miyembro dyan sa United Nations na signatory dyan sa mga treaties that have something to do to make a stand against modern day slavery and other abuses of human rights. Ito po yung tinatawag na laban dyan sa kafala system. Mm-hmm. Yan po ang dapat malabanan natin if we put at least a dent or two dyan sa nasabing sistema na yan. Malaking bagay na po yan para ma-prevent yung tinatawag na human trafficking, trafficking of persons, yung pagbebenta na kala mo commodity ng isang tao. Kahit pa paano magagawa po yan. Bakit? Ang kafala system po kasi sa makatuwid, yan po ay binibigyan ng napakataas na power ang employer over the worker. Talaga po. Kumbaga, hindi po basta-basta umalis, pwedeng umalis yung worker na walang hindi kinikonsinti o na walang approval ng amo. Hindi pwedeng lumipat, hindi pwedeng gawin. Kumbaga, yung karapatan at mga otoridad ng employer versus sa worker ay hindi balanse. Yung karapatan ng worker dyan sa kapala system ay napakaliit lamang, huiinan lamang kumpara sa napakadami at mas malawak na mga karapatan na ibinibigay sa employer. Kaya po, pag sila ay binibenta, sila po ay, isa po sa mga consequences niyan, ang turing ngayon sa worker ay commodity. Kaya dahil nga, commodity sir, ang dahil commodity po ang turing sa kanila, bunga ng kafala system, dahil commodity po yan, di parang para na po silang napupunta diyan sa supply and demand chain kung saan ay pwedeng taasan yung kanilang mga presyo at pwedeng babaan as the case may be. So dahil mataas ang mga presyo nila per head, kasi ang dami pong mga namamagitan diyan na kumikita, kasi yan ay isang multi-million if not billion industry, yung recruitment industry. Totoo po. Kaya po napakataas. Kaya ngayon, pag ikaw ay isang foreign employer at meron kang nakuhang isang foreign worker to help you at in your domestic needs sa bahay, napakalaki ng binayaran. O dahil napakalaki ng binayaran niya, ang turing niya sa'yo is napakataas na expectation ko sa'yo, iha. Kailangan mo linisan itong apat na palapag sa aking villa, labahan mo yung mga damit ni lola ko, pumunta ka sa nanay ko sa kabilang tanto, hugasan mo yung mga plato niya, mag-alagaan mo yung anak niya, balik ka dito, at planchahin mo pa. So in other words, pahinga. Walang pahinga. Nope. Para tayong mga, para mga kabayo ang turing sa ating mga workers. At yun po yung mga sinasabi na binibenta, nililipat sa ganyang tsuhin niya, sa kanyang relatives niya, tapos binabayaan, nagkakatransaction sila. Kasi po napakalaki, commodity ang turing sa kanila. At yan ay anchored dyan sa tinatawag na kafala system. Yung kafala system, hindi po siya consistent sa ating mga nabanggit na international treaties, conventions that have something to do with maintaining the dignity of our countrymen and upholding their human rights. So, hindi po yan nagtatali. Kafala system versus our fight against modern-day slavery, hindi po yan nagtatali. Kaya, kailangan po yan magtali. So, paano gagawin yan? Kailangan yan ng collective effort. Ano pong suggestion ko dyan? Ang suggestion ko dyan sana is ipalakasin natin ang kampanya natin laban dyan sa kafala system. Hindi lang tayo sa Pilipinas, kung hindi, yung iba pong mga ibang mga bansa, the developing and third world countries, kasama po yung mga first world countries na na malakas at binibigyan ng importansya yung laban dyan sa human trafficking and other forms of abuse of women and workers, at sama-sama po natin itong imungkahi dyan sa international platform at maglista, maglatag po tayo dyan ng mga totoong istorya na nangaganap para po mahiya naman ang mga bansa dyan sa gitnang silangan. Mahiya, at least mapahiya lang natin sila. Malaking bagay na yan para mag-isip sila sa gabi
kung kailangan nila gumawa ng mga reforma dyan sa kapala system na ito. Mahiya lang naman sila. Kung mahiya sila, kasi pinakita natin yan sa amang ating mga kaibigan, malaking bagay na po yan para ma-relax ng konti yung mga dire or harsh effects ng kapala system. Otherwise, tuloy-tuloy po ito mga istorya na matatanggap niyo dyan sa diskarte na binibenta ako, Madam Mel, bininta ako dyan. Ay, nako, gusto ko nang umuwi. Inukulong ako sa kwarto. Walang pinapakain po sa akin. Yan po, tuloy po yan. So we have to attack the root cause po nito. Mahirap po yan kasi nasa kultura yan ng ating mga bansa sa gitnang silangan. Nasa kultura po nila yan. At very institutionalized po yan. However, there are ways to make them realize, to swim in their conscience, to pierce or pinch their hearts para po malaman nila na turo yan ng ating Creator, mapahindu, mapakatoliko, mapamuslim, na iisa lang po, may common denominator tayo, thou shall not harm, or we have to respect our neighbor, we have to love our neighbor. Common ho yan sa mga biblical and sa mga passages ng ating mga relihiyon. At yun lamang po ang gusto natin i-remind sa kanila para po ma-relax nila yung tinatawag na kapala system. So yan po, ma'am. Sir, napakaganda po ng mga inilatag niyong mga pangyayari na yan. Pero ito po, ang ating pong nakikita at sinasabi po ng ating mga migrant workers na dito po lamang sa Pilipinas, bakit ho, para maiwasan yan, bakit daw po hindi ilagay sa kontrata ng mga migrant workers natin na ganito-ganito dapat ang itatrato natin sa ating mga ipadadala ron? Siguro po, mabago o i-consolidate po natin yung ating mga placement agency dito para lalong maprotektahan magmula pa lang dito sa Pilipinas yung kontrata. Kasi meron po tayong mga naririnig na yung kontratang pinipirmahan ng mga overseas workers, iba naman yung kontrata naman na nandoon sa kanilang records. Totoo po ba yan, sir? Marami po akong narinig na ganyan. Opo. Meron po kasi tayong tinatawag na standard employment contract. So yan po yung keyword. Standard employment contract. Islamic standard employment contract. Ito po yung mga kontrata na dumaan sa POA, which is now DMW. Pag sinabi po natin standard employment contract, yan po ay dumaan sa tamang proseso kung saan nare-record po yung mga detalye at ng mga OFWs natin dyan sa database ng gobyerno, ganun din sa mga agency para po sila ay ma-monitor. So meron pong mekanismo na nailatag dyan. Kung paano po nila i-apply to, nakwento na po natin kanina na may mga kulang pa. So, ang nangyayari po dito, kapag dahil po sa mga teknikalidad o yung mga time constraints nila sa pag-procure ng visa, napipilitan sila because of this, sila meaning to say the agencies, na i-substitute yung kontrata with another name para lang makaalis na. Ba, hindi po so, tama yun, sir. So, hindi po ba? So, may mga circumstances po tayo na nagaganap yung tinatawag ng Korte Suprema na contract substitution. So ito pwede po contract substitution. Isa po ito sa ground for illegal recruitment. So ang sagot po dyan, hindi po pwede yan. Ba't po nangyayari, sir? So, nangyayari yan dahil sa ang umiiral sa mga isipan ng karamihan o ng iba, not all, iba dyan sa mga recruitment agencies, ay yung kanilang negosyo at pabilisin yung pag-alis ng ating mga manggagawa dahil inaantay na di umano ang employer doon. Pero may ang bagal pa kumilos ng mga ibang opisyales at hindi pa na-approve yung mga visa, yung mga passport ay inaantay pa, etc. etc. Kaya po yung mga kontrata sinasubstitute muna for the time being para lang makaalis na. Yun ang hangad nila. So yung iba naman, ginagawa talaga yung contract substitution dahil sila po ay keen or seryoso sa kanilang illegal na gawain na defined as illegal recruitment. Kasi sa illegal recruitment, siyempre pera po yung hinahabol nila dyan. Wala naman po silang totoong lisensya. Kaya yan po yung mga bagay that falls under the, that violates or rather defined as acts of illegal recruitment under the Migrant Workers Act. Kaya po sa Department of Migrant Workers,
or dating POA, meron po diyang anti-illegal recruitment board or department na may trabaho po sila na to be in synergy with the Department of Justice, particularly sa NBI, pagdating po sa kampanya at laban against illegal recruitment and human trafficking. Meron din po tayong interagency council na tumutugon dyan. So, ang tanong ngayon sana ng mga senador natin o ni Pangulo, tanungin niya yung mga tauhan niya dyan, ilan na ba yung nakasuhan niyo ng illegal recruitment? Wala, sir. Wala pa. Ilan na yung napangulong dyan? Kasi naririnig natin yan, binabalita yan ni Ma'am Elizalde. si Attorney Sunyeres, daldal ng daldal dyan. Ilan na nakulong? Wala, sir. So, ito pa po, sir. Dahil sa mga naisiwalat ninyo at alam naman ng madlang people yan, lalo na yung mga migrant workers natin, na yung mga, sabi nyo nga po, hindi naman lahat ng mga placement agency, ganon, di po ba? Sa palagay po natin, sir, pati mga placement agency, i-monitor na rin natin para mas much safer po ang ating mga lalabas na mga OFW. Sir, meron pa po tayo isa rito, pabasahin ko lang para sa inyo. Sabi ho niya, I am happy to hear that the OFW will have a man who will be a link to our modern heroes to share their burdens and hopefully a man of action, not of talks only. God bless you, Attorney Roy Sinyeres Jr. Salamat po. That is from Miss Eunice Abanto. Thank you po, Ms. Abanto. I am a practicing lawyer. I am also an advocate for the protection of OFW. Sa aking nabanggit ko po yan, sa aking kakayahan, tuloy po na, tsaka sa tulong ni Ma'am Mel. Nako po, sir. Sa kanyang programa. Kung ano po may tutulong ng Elizalde Broadcasting, I'm willing and very, very, very much happy. Na ito po, sa ganitong mga pamamaraan, ma-raise po natin yung awareness ng ating taong bayan, ganun din ang mga naglilingkod sa ating mga kababayan, yung mga reforma na dapat sana po nilang tutukan. At ito po ang ating mga suggestion, hindi ho dahil alam natin ang lahat, kung hindi, ito po ay galing sa ating eksperyensya, gawa ng 21 years na po tayo sa ating sa pagtakbo ng ating non-government organization, OFW Family, at under the wing din po tayo ng aking yumaong ama na dating naglingkod sa Foreign Service bilang ambassador at naglingkod sa gobyerno for 40 years. Kaya ito pong mga naglingkod din yung aking ama at yung ating organisasyon dyan sa Kongreso bilang party list. Kaya, trans in the blood, sir. Nandiyan po sa puso nyo. Hindi natin malilimutan. Nakikita po natin yung mga reforma na dapat gawin. Kaya ito po, based lang sa ating observation, na ito pong mga suggestion natin, sana po ito po ay magbigyan ng pansin ng ating mga naglilingkod. At syempre, sir, pangungunahan niyo po yan, lalo na po yung pagpabilis ng mga monitoring ng ating mga OFW dyan, yung mga sistema ho dun sa abroad, di ba, sir? Kailangan po kasi... Sabi ko nga po kay Secretary Opet, tutulong ako sa kanya, kaya lang hindi pa nagre-reply sa email ko. Baka busy-busy siya, kaya, sir. Kaya sabi ko, sige, basta tuloy lang tayo sa ating advocacya. Tapos, nagparamdam din ako ng kaunti kay President Marcos, kasi... Si daddy ko, once upon a time, was a Marcos appointee. At President Marcos Sr. was the reason why mayroon tayong labor code of the Philippines. 40 plus years old na yung batas na yan. At dahil yan kay Pangulong Marcos. At binabanggit ko po yan kasi dyan sa batas, dyan po inilatag very clearly yung isang napaka-importanting provision na ina-apply pa rin ngayon ng mga labor arbiter, which is the security of tenure clause. Kaya maganda po yung batas na yan. Yan po talaga yung sinasandala ng ating mga labor arbiters at yung mga SENA officers tungkol dyan sa protection and tenure of workers at yung kanilang mga illegal dismissal. Naka-define yan because of Ferdinand Marcos Sr. That's why nagparamdam ako kay President Marcos, wala namang reply pa. Kaya pagdating dyan, andito lang lamang tayo kasi isa lang po yung hangad natin na tumulong sa gobyerno. But again, nabanggit ko nga po kay ma'am na nag-comment kanina, andito po tayo bilang pribadong individual na kasama po si ma'am Mel. Salamat po, sir. Na tumutulong po sa ating mga kababayan sa abot ating makakaya.
Sir, napakaganda po talaga ng ating mga batas, no? Pero ang question po yung implementation. Sana po, dahil nandiyan kayo, mapapabilis yan, sir. Alam po namin yun. Well, tayo po bilang nabigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, lahat na tumayo bilang isang lawyer, member of the bar, at yung kasama po sa aming oath of office as members of the bar, tayo po ay kinuturing ng officers of the court and protectors of the law or sentinels of the law. So, sa ganyang kapasidad, yan po yung laging nakatanim sa ating isipan at yan po yung ating ginagampanan sa araw-araw na gabayan ng ating mga kababayan na ating nasasakupan, ating nakakausap at pairalin po yung tinatawag na rule of law at all times. Kasi wala pong pinipili yung batas at ang batas po nandyan para bigyan po ng protection at i-assert yung karapatan ng lahat. So, yan po yung mga, so sa ganyang pamamaraan, sa ganyang kapasidad, tayo po ay naririto para po sa ating mga sa taong bayan. Sir, ngayon po kung kayo'y nandiyan, kami po ay panatag ang kalooban, lalo na po ang ating mga migrant workers. At alam po namin na kayo po ay tutulong na sila ay maprotektahan. So, yan po sir, bigyan niyo po sila kung anong kausapin niyo po sila, kung ano po ang gusto niyong itagubilin sa ating mga OFW. Una po sa lahat, Ma'am Mel, thank you again for having me over your program. I think thank you for allowing me to speak freely, of course, and to express my thoughts. I fully appreciate it. At sa lahat po na nakikinig ng kadiskarte kay Ma'am Mel, thank you so much po. At pinakinggan niyo po yung mga sinabi ko dito, kahit medyo marami. Bukas lang po ang ating tanggapan dito sa aking humble office at ganoon din sa ating organisasyon para po maghawak kamay po tayo sa ating common na layunin na tuloy po bigyan ng pansin at proteksyon ang ating mga manggagawang Pilipino at pairalin po ang batas para po maprotektahan ang dapat protektahan. So, maraming salamat po Attorney Roy M. Senyeres Jr. at sana po ay hindi ito ang huli. Just feel free to contact us kung ano po ang maitutulong ng Elizalde Broadcasting, sir. Kung ano po ang gusto nyong ipaalam sa ating mga workers abroad, sir. Shout out din po sa aking kay Uncle Ike Senyeres. Opo, sir. Kay Sir Senyeres. Opo, dahil siya po ang binanggit ko kayo. He has a high regard sa inyo. So thank you. Shout out din po sa kanya. Shout out din po sa aking may bahay, Mrs. Felix Senyeres, nakasama ko palagi sa lahat ng pagsubok. And thank you ulit po sa pagkakataon. Thank you very much, sir. And thank you po kay Sir Ike Senyeres, sir. Thank you po for introducing me to your nephew, Attorney Roy M. Senyeres Jr. Isang malaki pong honor ito para sa ating kumpanya, sa ating pong studio sa Elizalde Broadcasting. At sabi ko nga po, kung ano ang aming maitutulong, please feel free po na sabihin niyo sa akin. Thank you very much, Attorney Roy M. Senyeres Jr. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.